mga bay. Nandito tayo ngayon sa poultry mga bay, dito sa bago naming lipat na manok kagabi. Yan. Bali 8,840 yung capacity ng aming ano bay, aming nilipat kagabi. So ayun mga bay. Meron lang akong ikukwento, mabuti na lang merong YouTube na kung saan makapaglabas ako ng aking naramdaman. Nakakalungkot kasi dito sa lugar namin mga bay, yung mga kasama ko, may mga alaga silang aso. Namimerwisyo sila ng masyado ng mga gamit dito mga bay. Alam nyo, yung sobrang nakakalungkot talaga yung upuan ng motor ko, nginat-ngat nila. Tapos, ang daming sira, hindi lang isang bisis talaga yan. Kinakain nila yung takip. Hanggang ngayon, pati na talaga upuan, talagang kinain na. Hindi ko alam kung anong gagawin. Sa sobrang galit ko mga bay, sinabihan ko yung may-ari na ganun yung ginawa ng aso niya. So, hindi pa siya masyadong makapag-desisyon. Sinabi ko na lang sa kanya na kapag makikita ko, hindi ko alam ang gagawin ko sa aso niya. So, ayun nga mga bay, nangyari ngayon hindi inasahan. First time ko makapatay talaga ng aso mga bay. Hindi ko talaga mapigilan yung naramdaman ko na biruin mo kaysa isang gamit mo, napakamahal na mahal mong gamit, tapos ganun lang mayayari. Nung makita ko na ganun nangyayari at nahuli ko pa sila, naabutan ko pa talaga na sila yung umaatake dun sa motor ko, hindi ko alam talaga ang gagawin ko. Nung makita ko, akala ko takip lang nasira. Nung pagtingin ko, pati ang upuan pala, ang laki na pala ng perwisyo mga bay. So, hindi ko talaga hilig manakit ng mga hayop mga bay, pero sa nangyari sa akin sa araw na to, pagising ko ng umaga, puyat kami kagabi dahil naglulod kami ng building na to. Naglagay kami ng manok dito. Pagkagising ko sa umaga, siya yung makikita ko na yung motor ko, na parang magulang ko na rin. Paano masabi? Dahil pagka nagra-rides kami, masyado akong iniingatan sa motor na to. Biruin mo mga bay, nakita ko na lang na yung upuan, saka sobrang pangit ng tingnan kung sakali na pipilitin mo man na gagamitin. Sobrang pangit talagang tingnan na. Papakita ko sa inyo mamaya mga bay yung nangyari sa upuan ng motor ko. Na nanahimik lang naman. Nilinis ko pa kahapon yan mga bay. Nung pagkatapos ko nilinis, dahil wala nga kaming rides, nilinis ko lang. Nung pagkatapos kong nilinis, tinakpan ko, nilagyan ko ng takip. Nung kabira-bira, pagkagising ko sa umaga, ganun na yung nadatnan ko na pinaglalaruan ng aso yung aking upuan. Ayun, nakatikim sa akin mga bay. So hanggang dito lang mga bay, mabuti na lamang at meron akong kahit papano, meron akong kakwintuhan kahit sa dito lang sa maliit na channel ng YT. Lahat ng nangyayari dito sa buhay ko simula ngayon, makikita na dito sa YouTube. Mabuti na lang mayroong YT na kung saan, kasi hindi mo naman ibabalik yung mga nakaraan . Kung anong nangyari sa buhay mo, hindi, kahit sabihin mong pilitin mong alalahanin, hindi mo na lahat maalaala yun. Hindi na lahat recorded yun. Mas maganda yung nangyari sa'yo sa buhay mo ngayon. Sayang eh, kasi ngayon lang ako nakapagtayo ng channel . Kung dati pa sana, sa sobrang daming nangyayari sa buhay dati, nagra-rides kami kung saan-saan, nakakarating. Walang record, hindi namin nare-record kasi ngayon lang ako nakagawa ng channel nitong pandemic na wala talagang ibang mapagkalibangan. Dito lang, paikot-ikot lang sa loob ng farm. O ito, ayan. Kaya nung gumawa ko ng channel, kahit na hindi naman talaga tayo sikat mga bay, wala naman talagang para sa akin lang naman, ito hindi naman to talaga libang-libangan ko lang to. Tsaka, gusto ko lang makikita sa pag pinapanood ko yung mga nangyayari ngayon. Pagka halimbawa, wala na ako dito sa lugar na to, makikita ko yun na, makikita ko maalaala, hindi lang alaala, makikita ko pa na nakalagay sa YT na ganito yung ko dati, trabaho.
dyan ako nakakapunta, ganito yung nangyari sa buhay ko. Parang ganun. Kaya, ayun, maraming salamat dito, no, mapanood ng mga friends mo. So, maraming salamat mga bay, kung nagustuhan niyo yung video na to, kunting imot-imot lang, paki-like na lang, share, tapos subscribe sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating malit na channel mga bay. So, hanggang dito na lang po, maraming salamat po.